Sa pagdating ni Ferdinand Magellan sa kapuluan noong 1521, napansin na ng kanyang chronicler na si Antonio Pigafetta na sagana ang ating mga ninuno sa ilang bagay. Dalawa dito ay mga bangkang balangay at mga ginto. Ito ang description niya sa mga taga-Mazawa. Binutasan ng kanilang mga tainga at puno ng ginto. Sa islang iyon ay maraming ginto. Sa talari ni Pigafetta, isinlarawan niya ang rahan ng lupain ng Butuan, Calagan. Mga piraso ng ginto, sinlaki ng mga walnut at itlog ang matatagpuan sa pamamagitan ng pagsasala ng lupa sa isla ng naturang hari na dinala sa mga barko namin. Yari sa ginto ang lahat ng plato ng naturang hari at ilang bahagi ng kanyang bahay tulad ng sinabi sa amin ng mismong haring iyon. May dalawang malalaki at gintong hikaw siya. Nakasabit ang isang punyal sa kanyang tagiliran. May kahabaan at gawa lahat sa ginto ang hawakan at gawa sa inukit na kahoy ang sisidlan. Mayroon siyang tatlong tuldok ng ginto sa bawat ipin at tila tinali ng ginto ang lahat ng kanyang ngipin. Kapwa ang bangka at ginto ay may kaugnayan sa ating paniniwalang espiritual. Ang bangka ang nagdala sa kaluluwa sa kabilang buhay tulad ng makikita sa manunggol jar, habang ginto naman ang proteksyon ng katawan o anting-anting upang hindi ito mapasok ng masamang kaluluwa at mapanatili ang mabuting kalooban. Kaya inilalagay ito sa pinaniniwalaang mga lagusan ng kaluluwa ng tao, sa dulo ng mga daliri sa mga kamay at mga paa at sa mga butas ng ating mukha. Takot di umano ang mga masasamang espiritu sa liwanag ng ginto. Kaugnay din dito ang paggamit ng maskarang yari sa ginto para sa mga yumao. Bakit yung maliit na estatwa niya no, ni Tara ay ginto? Kompletong ginto sa palagay mo? Isa yun, bahagi sa ng kalangitan no? At siyempre kaugnay ng araw. Pero at the same time, kahit sa Middle East, importante yung golden. Yung mga pinuno ay may mga suot na ginintuan na damit. Pero it's true na ang Pilipinas ay talagang teritoryo ng ginto. Marami tayong mga panday sa ginto. Hindi lamang simbolo ang ginto ng yaman ng ating bayan at kultura na naabutan ni Magellan 500 taon na ang nakalilipas, kundi paalala sa atin na may pagpapahalaga ang mga sinaunang Pilipino sa mabuting kalooban.